So yun. Ito yung update natin sa Martinez bird. Ito yung kinagat ng pusa nun. Magaling na siya. Maka-recover na ang likod-likod na ulit. Mga pala si Uwaki. Si Uwaki mga 3 months. 3 months old na siguro yan. Oh hindi mga magto 3 months kasi parang 2 months pa lang ata sa atin. Nakuha natin siya. Sobrang ano pa lang. Sobrang liit. Wala pang balahibo. Ayan yan. Lumilipad-lipad na siya. Pero hindi pa siya nag-start magsalita. Ganyan pala yung sound niya. Parang sisiyo. Hey bird. Saan na yun? Saan yung nagpunta yun? Yan yung routine niya, guys, no? Tubig. So, balik-balik lang siya, yan. Balik-balik lang siya dyan. Hanap ng pagkain. Ah, okay. Pagkain, tubig. Pagkain, tubig. Kasi nagtatanong kanina kung ma-handfeed pa daw yung 3 months old na Martinez bird. Depende yun kung nasanay sa tao tsaka sa kamay. Pero kung binili mo yung 3 months old na tapos mailap, mahirapan ka na doon. Kailangan sanayin mo na lang siya sa kumain sa kamay mo bago mo siya ma-handfeed ng syringe. Kasi mahirap na yung train eh. Matatakot sa syringe. Pero kung pag na-try mo na siyang i-handfeed nang gamit yung pellets, tapos tumutukas na sa kamay mo. Malamang yun, pagtagal, masasanay na rin yun. Kaya mo nang i-handfeed yun. Pero kung yung tanong niya, ang ibig sabihin ng handfeed yung mapaamo niya sa kamay niya kumakain. Pero kung ang tanong mo kung pwede pang i-handfeed, kahit famous na pwede pa yun. Kung kailangan sanayin mo muna. Tulad nito. Ito baby pa lang, eh nasa amin na. Kaya ito sanay na po si tao. Ayan. Alam niya na yung ano niya dito sa bahay. Routine niya. Oh, 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 nalaglag. Bird. Ito na siya lagi. Doon, sa tubig niya. Tapos babalik sa akin para kumain. Pakitikitot na siya. Yan, iinom na naman. Yung mga Martinez natin, mahilig yan sa tubig. Tsaka mahilig din sila maligo. Sobrang hilig maligo. Pagka nga nag-on ka ng gripo, pupuntahan yan eh. Yan, malit na ulit. Kasi, kasi na naman kumain. So, ito si Uwaki. Yung ibon natin nung nakagat ng pusa kasi lumipad sa labas eh. Yan. Fully recovered na siya. Magaling na yung sugat. Tsaka yung wings niya nakakalipad na siya ulit. So ilang months din yun bago gumaling. Halos isang buwan din. Bago siya nakalipad ulit. Good bird. Yeah. Sa ngayon, hindi pa siya marunong magsalita. Hindi pa natin natuturuan. Kung nga pala siyang sisiyo. Ayan, si Uwaki. Say hi! Hi! Tignan mo. Ano ako lang, may ibang ibon dun, oh. Sino yun? Sino yun? Ikaw yun! Oo, ikaw lang din yun. Ano na? Ano lang gusto mo? Pagod na? Pagod na? Kalat ka lang eh. Lamesa oh. Sinabog mo yung pagkain mo eh.
Ilagayan ka na nga dito. Tapos gusto mo sa kamay ko pa din kakain. So yun na ang ating Martinez bird. Inom na naman. So mag-aalaga kayo ng Martinez. Tapos inisip nyo kung anong ugali ng Martinez bird. Ewan ko kung anong katulad din itong aso, pusa, o ano. Minsan parang aso, ayaw niyang lumipad. Lakad lang ng lakad. Sunod ng sunod. At saka pumunta. So ganyan sila pag nasanay sa tao. Tsaka pag nilagaan mo baby pa lang. Dati kaya ko yung i-recall, tawagin. Kaso simula nung winagat ng pusa, yung kung ano nangyari. Pag pinatawag ko, ayaw ko pansinin. Depende na lang pag gutom na gutom. Dati na-training ko pa yan ng recall eh. Tsaka blind recall. Nalapit na lang siya. Tsaka pagka nasa ibang lugar siya, tapos hindi na siya komportable, hanapin na ako yan. Kami lang ang close na close dahil nung baby pa yan. Talagang focus ako sa kanya sa pag-aalaga at pag-train. Good bird. So hindi sila katulad ng ng mga ibang ibon, tulad ng mga lovebird na non-feed, yung mga kakatilin. Yung mga lovebird, pag trip nilang umalis-alis. Pero itong mga Martinez bird, pag talagang dito na sila lumaki, sanay na sila dito. Kahit pawalan mo yun sa labas, ang problema lang nila, pagka nahuli ng ibang tao, kaya ng pusa, kasi nga hindi sila takot. Pero kung wala, safe naman sa inyo, kahit pawalan mo yan, hindi yan alis. Doon at doon yan uuwi. Ganyan sila. Hindi ko lang alam kung ilang months to bago mag-start ng kakulitan sa panggagaya ng salita. Pero sa ngayon, wala pa. Puro ganyan-ganyan pa lang siya. So ito, pwede ko itong pawalan sa labas. Pero ayoko, kasi nga ang daming pusa. Tsaka baka mapulot ng iba. Lumadapo ito sa mga tao. Lalo na pagagutom. Tsaka maraming bahay dito sa lugar namin, baka mamaya maligaw pa ito. Pero sa lugar niya naman, safe, tas maluwag, wala masyadong tao. Kahit lang to, free. Free sa labas. Si Wari, yan. Ito na siya sa loob ng bahay, pwede maging free. Pinayuan mo pa ako. Talaga, oh. Kapag nag-handle kayo ng ibon, ready nyo lagi yung tissue nyo. Malamang sa malamang magpook yan. Ang tissue yan, hindi yan pagkain. So dati, sinisirinis ko siya. Yan. Kaya sana yan sa mga ganito. Ay, dati pala, ang kutsara lang noona. Tapos nagsirinis. Tapos, nag-ano na siya. Pellets. Nung napansin ko, marunong na siya tumuka. Ito pellets na yan. Dati nung ano pa lang to, nung una pa lang na natututo lumipad. Sa labas pa kami nag-feeding. Kasi komportable ako sa kanya na hindi siya lalayo. Kaso nga lang, yun nga naging problema nun. Simula nung kinagat siya ng pusa. No, never. Never again. Kala ko nun, hindi ko na yung makukuha. Nakita ko yun, bit ng pusa dito sa hindi, umiiyak. Mabuti na lang, nung ginulat ko yung pusa, binitawan. Nakakuha ko pa ulit. Gusto mo pa ba? Gutom ka po ba? Gusto ka na eh. Nungulit ka na lang. Yeah.
So, kung na-experience na rin ng ibon yung makagat ng pusa, so far naman, wala naging problema yan. Gumaling naman siya at naka-recover. Akala ko noon yung pakpak na hindi nagagaling. Magaling na rin eh. May lipad na siya ulit. Ano? Okay ka na? Sug ka na? Ha? Okay ka na, okay. Ayan. Dati ito, aray ko, pagka yung kamay ko nilalabi ko, okay lang sa kanya ngayon. Oh, ang kulit. Ayaw na niyang hinunguli kasi alam na ikukulong na siya eh. Pero automatic na yun pag tinapat ko sa kulungan. Diretso pasok na yan. Ganyan siya nga kulit. Kung nagtatanong kayo, tinatanong nyo sa sarili nyo, kung okay ba mag-alaga ng Martinez bird. Okay na okay. Wala kang problema pagka nasanay sa'yo. Pwede yan sa loob ng bahay lang. Kung wala naman kayong mga pusa. Kung walang ibang predators. Pwede yan. Mas magkakaroon kayo ng bonding. Pagka free lang sa bahay. Tsaka, siya hindi ako nagkaroon ng problema na ano eh. Kung saan-saan dadapo. Yung mga aksidente. Matalino rin to eh. Kahit mo. Mukha siyang panabong. Talino din yan. Yun lang nawala sa kanya, yung recall niya. Hindi ko na siya ma-recall, matawag, na lumapit. Maliban na lang kung gutom, kukusa na yung lalapit sa'yo. Very ano na sila eh. Masanay na sa tao. Ang diet niya ngayon, pellets. Yung pangang myna. Pareho naman sila naman. So kami, may pusa kami sa loob ng bahay kaya hindi sila pwede magstay lang dito. Yung pusa namin, kinulong muna namin saglit. Narinig ko na mimiyaw na. Kaya ikaw, busog ka na. Sleeping time na, matulog ka na sa video. Okay. Hey guys, next time ulit. Bye bye, good night.